Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper. Nandito tayo ngayon sa Bansalan. Kasama natin ang team natin dito na Team Turo. O, Team Turo, Bansay! Bansay! Okay? So ito yung mga tropa natin dito. Sikreto ang pangalan at sikreto ang lugar para sa confidentiality. Ibig sabihin, mayroon tayong secrecy sa bawat remapping. Palagi yung military secrecy natin. What you see, what you hear, leave it here. What you see, what you hear, leave it here. Ibig sabihin, ano nakita mo, ano nadinig mo, hanggang dito lang yan. Ipapakita namin palagi ang remapping lang. So, sino yung mga operation na kahit sa amin lang yon, hindi namin sabihin. Kung gusto nyo makahits, mag-operate kayo ng tama para makakuha. No? Huwag kayong sige na lang, ano, bas-bas. Bas-basin ko mukha nyo. Okay, salamat sa tropa natin, sa kay Black Phantom nag, ano, schedule dito sa remapping. Kay Sir, sa kay Ma'am, sa Team Turo. So, ito yung mga tropa natin. Kilalaan yung mga mukha. Okay. So, by the way, napasalamat kami sa accommodation. Then, pinipick up pa kami sa, ano, sa Malaybalay Bukid noon. Bahaba-haba ang biyahe yun, sir. Okay? So, ito, team natin. Papakita kami ng mukha kasi totoo tayong tao. Wala tayong tinatago. Okay? Thank you, Team Turo. Bansay. Then, shout out kay Mami Sniper, Baby Sniper. Ingat kayo dyan. Mwah! Love you. Babalik ako next day. Okay, ingat kayo. Okay? So, then, unang-una, ang area na to is very positive kasi binibisita na to ng hapon dati. No? Saka gusto niyang bilhin. Saka chine-check na namin ang buong area. May old Kilatsuchi, may old Langka, okay? Saka may old, ano pa yung old na isa? Kamansi. Kamansi. Then may mga bamboo dyan. Then ito pang mas matindi, pang lima. May mapa na nakuha dito. Pero hindi na namin papakita, sikreto na yun. Ba? May mapa na nakuha sa area na to. Ang kampo dito, dyan lang o, sa may silangan, sa may east, east side tayo dito. Dyan sa banda dyan, may creek yan. Then dyan ang kampo dito sa Bansalan. Mount Carmel? Mount Carmel. Okay? So, ganito nangyari, buddies. So, nag-trenching sila dito, may hinuhukay na sila, nakita namin positive, may kanji pa ngayon, nagong kanji doon, may big deposit na tinatamaan. Okay? Tapos sa remapping ngayon, papakita namin isang test dig namin para maintindihan nyo paano mag-remap. So, hindi tayo mag-remap na isang bato lang. Maliban pag isang bato lang talaga ang marker. So, pag-given lahat, dapat kunin natin lahat ng STM or coordinate markers. Surface trim markers din, mga coordinate markers niya. Okay? Ito yung base point natin. Dito na diretso. Okay? So, bago lang itong nuga, baka sabihin yung market. May X eh. Gano, may X. Wala yan. Remarker lang yan. Ganito sa Bansalan eh. Maraming remarking mga tropa natin dito. Okay? Ito ang sinasabi ko na benchmarker natin, big boulder marker. So, ang bato na to is naka-fix. Hindi talaga ma-move ito. Maliban kung i-breaking natin, i-backhoe or something. So, hindi pa na-disturb to dahil private property ang area. So, ang bato na to, kung tingnan natin, may parang ulo. Yan. Siya, oh. Yung may mata. Naka-triangle pa yung mata niya, eh. Yan. Ah, ito, no? Paganyan siya, oh, yung mata. Hindi bilog, ha? Okay? Tingnan mo naman din sa taas, ito. Ito tinatawag natin na fire element. No? Ganyan, no? I-okay ito, oh, para makita nyo. Yan. Ganyan. Dito to, yan. Okay. Ganito siya, di ba? May slice. Yan. Okay? So, dyan muna, yan sa front niya, ha? Tingnan, makita lang na para siyang ulo ng animal. I-chill ko mo yung ano animal to. Yan, animal. Okay, yan siya. Kabuwan, yan. Malaki, ha? Pwede na akyatan natin dito. Magagamit siya natin sa isometric decoding. No? Bukuha tayo ng view. Magta-target natin yung item. Mapatungan siya. Ibig sabihin, mapatungan. Yan. Pag dito ako sa taas, may sighting yung ulo na yan, eh. Ito. Okay? So, sa kabila muna. Tingnan natin sa kabila. May huli to dito, eh. Yung taba sa iyo, ano yan, o? Diretso yan dito.
may paa. May paa na may hinalaki. Panang bata. Sukat. Ha? May paa to eh. Okay, sukat. Sarado 5 inches, ba? Yan ang 5. Ba? Paa ng bata na may hinalaki. Okay. Diyan pa lang, may deposit na. Itong hinalaki niya, 1 dipo ahead. Okay? So, tingnan natin. Diba? Ang paa na yan, men's travel. Yan o. Oh. Jewish yan o, binta. Doon tayo. Okay? Susukat tayo ng 5 feet. Kasi 5 inches eh. 5 feet. Yan, saan yung 5 feet? Ayan, dyan. May staka na yan. May load yan. Maliit. Okay? Salamat. Tingnan natin dito. Ito lang to yan. Tingnan nyo to. To. Dito dati ang lupa eh. Ladder yan oh. Hagdanan. Ha? Step ka dito. Hagdanan. Ba? Ladder. Drop. May hole. May slash dyan. One depo. Kanto. Okay? So yan. Tignan natin, one depo sa east. Then another depo in fire element south. Yan o. Pagtatayo tayo sa bato, yan. 180 degrees. Due south. Tatamaan yung isang bato doon. Yun. Isa. Pagkatapos niya isa, may isa pa doon. Ibig sabihin itong tatlong bato nag-align. North-south alignment. May isa pa doon sa dulo. Mga tinatawag natin mga 25 meters. Malayo na. Dito na kunin natin. Okay? So, mangyari ngayon, dito na isometric viewing natin galing sa top. Kaharap tayo dito. Okay. May makitang bato. Okay. So, ibig sabihin, ang bato na to is BBM on fulcrum point. Then, tinatawag natin na border code para sa dalawang deposit. So, east side, yan na, magtatayo ako dito dyan. Matanaw ko yan sa east. Yan. Drop siya dyan. Yung hole na yan, may heart dati dyan. Binasag na lang. Okay. Ito naman, dito, south. O, dito, east. Okay? So, papunta tayo doon, south. So, kaya may fire element. Yan. Okay? So, ang mangyari ngayon, so, tingnan natin. Ang bato na to is tinatawag kong animal marker, no? Tulad ng mga ano natin, mga basher ng mga animal din. Pero ano sila, hindi sila ano eh. Specific sila, mga unggoy sila. kaway-kaway sa mga basher. Wala kayong pakialam sa buhay ko din, wala din akong pakialam sa inyo. Kaya pambira. Ibabaon kayo sa hukay. Ano? Ayaw magbuot sa akong YouTube. Kung gusto mo magtudlo, paghimo mo buo YouTube ganyo ha. Kwe? Buset. Okay? Manghilom na lang mo. Tuga-tuga mo, treasure mo kamao. Ha? Huh? Mga baser kayo, pero alam ko yung mga notes ko, kinukopya nyo. Pambira. Mahiya naman kayo. Mga ulol. Hey, ngayon ang mangyari ito. Fire element ito eh. Ha? Huh? Yan. Sinasabi ko yan eh. Diba? Palagi ko yung pinopost. Diba? Then ang direction nito is south. Yan. 180 degrees. Pero magtaka ka kasi arrow ito siya eh. Arrow. Pagpupunta tayo doon, bearing na siya. Pero ang marker dito, siding niya. Yan ito. Kasi ang mata ng animal na to, ito, naka V-type pa rin. So ibig sabihin, marker lang siya na fire element na makikita dito sa norte. Ang pagong na dito sa norte, tatakbo siya sa south. Ha? Pero nangitlog siya sa east. May konting ano dyan, dipo. Yung tinatawag natin na quick deposit. Ha? Kaya kinaklearing yan eh. Okay, may itlog yan dyan. Okay? Papunta siya sa south kasi doon ang malaking ano, itlogan niya. Okay? So, ganito ba din sa mangyari? Pag dito ako, sa top ako, 14 meters ito. Yan. Hindi mo malata. Pero halata na tinatapos yung bato. Okay. Dito naman sa harap niya. Okay. Ayan. Okay. Kung titignan na siya natin, mayroon siyang slash. Ano? Yan. Isa. Ichi, no? Isa.
Hindi na nun. Okay? So, ang slash na to is may sukat na 5. Para maklaro yan, oh. 5. No? 5 inches. Okay? So, yung target natin sa dig site na may marker sa 5 feet. Ang conversion natin is inches to feet. Sa marker lang, ha? So, itong 5 na to, 5 inches is 5 feet under lalabas ang marker. Gets? Okay. Ito naman siya. Ito, ito. Itong literacy na to. Yan. Sukat ito. Ito. Yan. Dito. Sarado 1 foot yan. Yan, o. Oh. Yan. Sentro yung 1 foot. 12. So, standard ito. Kung titignan natin yung bato na to, marami siyang hole. Huwag nung pansinin yan. Decoy lang yan. Ha? Ito siya, o. Oh. Dito, dito. Balik. Sukat ito. Hole. Malaki. Hole. 5 din to. Yan, o. Oh. Hmm. Kukuha ka ng 5. Yan, o. Oh. Hmm. Dito naman 5. Dito, ito. Balik natin. Balik. Para matindihan. Yan. 5. Ito, 12. Yan, 1 foot, sarado. Okay, yan o. Okay, pwede yan. So that means, ito yung pinaka base point natin. Galing dito, drop. Ha? Drop, drop. Okay, ibig sabihin, itong 5 na to, sa dulo ng bato na to, susuka tayo dun sa kabila, 15 lang yan. 15 feet. Yan, kunin mo 15. Sampak mo sa gilid. 15. Ayan. Sa baba, 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 baba. Sa, dito sa baba. Base niya, base. Ayan, ah. Sige, ayan. Kuha. Pinsi. Base niya, saka base. Dito, dulo. Dulo, dulo. Sarado, pinsi. Dahil gigi na dito. Ito, nag-represent ng bato. Nag-represent ng bato. 5. So, isang bato dito, isang bato doon, na may sukat sa conversion na 15 feet. So, ibig sabihin, dalawang bato, nagharapan. Ayan. Ang direction is north-south. Simple, no? Yun na. Dito naman dito, ang sukat niya 12. Ito 5 na rin. Okay. Ito ang kuna natin ang deepness. Itong 1 D po. Echi. So sa dig site, ayan. Kaya hanapin natin ang dig site. Okay. Dito muna. Isang marker. Ito yung tinatawag natin na coordinate marker. Yan. Kung pansinin natin, malaki to. Hindi ma-move to. Talaga ba to? Wall type ito. Yan. That means lock point. Okay, harapan. Pakita mo yun. Balik yan, yan. Dito ka. Harapan. Wall din yan. Pili mo, yan. Yung ulo ng pag, ano, tutol. Okay? So, dito banda. Kunin mo siya. Dito na angle. Dito ka. Yan. Yun ang tinatawag natin na turtle. Pero hindi yung ordinary turtle. Snake turtle. Alam nyo yung snake turtle, yung mahaba yung ano, yung ulo. Ulo. Hmm. Para siyang snake. Marami yan dito. Kasi creek yan dyan. Sapa talaga. Dito. Pati ngayon, mayroon pa no? Mayroon. Naapabay. Dagang pa. Dagang pa diyan. Okay? So, snake turtle ang tawag dyan. Turtle siya. So, kaya, kung titignan siya natin dito, yan o. Oh. Yung siding niya, ulo. May mata. Ito yung isang mata yan. Nadubunol. Ito. Tapos may hole. Okay? Okay. Ito naman ang arrow niya, huwag mo sundin yan. Kasi naka fire element to. Ito ang consistent marker niya. Tapos sa siding niya, ito, to. Diretso to yan, dun. Pakita ko mo ya, ito. So, ibig sabihin ito, ito yung edging niya. Diretso sa item. Ito, nag-represent lang ng fire element. So, north-south alignment. So, pag titignan natin yung edging niya, diretso dito. Pag babangga siya dito. Ito. Yan, kasi ang daliri ko. Ito, yan. Slash. Yan. Ba? Babangga yung edging yun. North-south alignment. That means this is the siding of the deposit. So, dito yung siding niya. Yan. Pagkakanto ka dito, ito, kanto, may kanto din dun. No, may hole pa ngayon. Yan. Kanto din yun. Yan. Align pa rin yan. So, maggagawa ka ng double line, nakaparallel yan. So, ibig sabihin, stop. Diyan ka lang. Linya na yan eh. Boundary yan. So, pwede tayong gagawa ng dig site na naka-boundary. Yan. Zero yan. Yan. Ayan dito. Zero, zero. Yan ang boundary. Okay? So, ngayon, ang mangyayari, saan ang dig site? Ito. Tingnan natin ito. Itong bato na ito, yan. May hole. Kasi yung isang daliri. Yan. Okay? Yan. Dito may kanji. Tingnan mo dito yan.
Tingnan nyo mabuti ito. Linya yan. Linya. Ha? Parang normal na crack, pero kanji yan. Pag ganun yan, oh. Yan. Ibig sabihin yan, person standing here. May tao dito na nakatayo. Nakatingin sa isang bato. Pag gamitin mo ito, sa San Ansiado Mito, dito ka. Itira yung ano mo, anino dyan. Zero-zero yan dyan. Talaga ang big site. Okay? So yun lang, no? Tingnan nyo. So ibig sabihin, lock point to. Kasi yung isang bato doon, another naman na remapin yun. Hindi na natin pakita yan. Surti kayo mo ba? Okay? So galing dito, edging to siya. Tingnan na. Perfect talaga. Okay, tingnan natin, no? Ang positioning ng cutting niya, oh, east-west. Yan. Yan. Teka, magnetic. Yan. S doon, west side dito. Okay? Position. Dito naman tayo, kahit nakaupo nga lang ako dito. Yan. North south alignment yan. Yan. So, makita ko yung pagong. So, diving position. Papunta siya dito. Okay? Then, sa may gilid niya, may inverted letter D. Tawag natin niya sa iba, half moon. Okay? Yan. Tapos, ang sukat is 5 inches. So, ibig sabihin, pag mag-trench ka ng 5 feet, may market ka makuha. Okay. So, ito na naman ngayon, 15. Kasi 5 ang given niya. Distance yan. May 5 doon na hole, sa ka-hole. Pinakita ko nyo kanina eh. Yung 12 feet na yan, sikreto na yan. Ma-apply natin yan sa depthness, sa lalim. Ibig sabihin, 12 feet under, plus 5, 17. Tingnan muna natin ang marker sa lalim. Alam na natin, pag turtle, medyo may tubig. Okay. Ang elevation naman dito, mga 20 feet plus na tubig. Dahil sapa na doon. Okay? So, ganito nangyari, no? Sa Team Turo. Okay. Person standing here, na kanji, yan. Hindi to 8, ha? Iba yung hachi, no? Kaya paring Jandi Nakara. Shoutout dyan. Paring Jandi, dito ako sa Bansalan. Salamat sa insights. Okay? Ito yung cellphone yan. Pa-shoutout niya, no? Okay. Before tayo mag-proceed, shoutout muna sa Team Kabugason. Kay Brother Dan Rats. So, special greetings from Black Phantom. Then, Team Yakult. Sa kanilang Sir paring Nyong, Treasure, Sir Phil. Okay? Yung nag-assist sa atin. Then, shout out din sa Team Dan Sulihon, kay paring Solomon, at kay paring Budi. No? Yo, so, shout out sa lahat ng mga tropa natin, saka kay Engineer Bailin, dito sa ano, makilala din sa Team Birada. Paring Elmer, saka siya to sa ganit. Ikaw ba ni paring Elmer? Si Kwan. Si Sam. Ah, kay paring Sam. Okay. Kay Udi. Okay. So, shout out sa kanyo lahat. Kumusta kayo dyan? Mag-ingat. Sana makahit sa mga operasyon. Okay, patuloy tayo, Baris. So, may sukat to na 15. So, standard yan. So, ibig sabihin, naka-padder ito. Pero may bukit pa rin dito. May letter C na lang. Na may katumbas doon. Naka-padder din doon. So, sarado sa 15. So, hatiin natin yung 15. 7.5. Sukat tayo ng 7.5. Si Sintro yan. Makukuha tayo dito. Ito. So, ibig sabihin, nasa gitna ang deposito. Okay? So, ang mangyari ngayon, ito na. Nakalock na dito, nakalock doon. So, may target tayo doon na quick deposit. Hindi muna natin galawin kasi may niyog pa. May liter X eh. Okay. So, ito ang pinahukay natin. So, ang target natin is 5 feet may marker. Ganyan ka simple. Kasi 5 feet ang given. Okay. So, ang nangyari ngayon, itong trenching natin ha, ganito ang standard ha. Hindi tayo magtinamad ng hukay. Dapat preparation for timbering or full casing 5x5. Yan, standard talaga yan. Ang iba eh, malaki pa nga eh. 6x6 o 8x8 o something mas malaki pa dito. Pero ito yung pinaka-standard. Kasi pag mag-casing tayo o mag-timber, liliit yan eh. Then pag mag-full casing tayo ng ano, ng plywood, 4 yung plywood, yung dimidya, 4x8. So pag mag-frame tayo, diretso natin ibagsak yan. Patong-patong. So, this, ano siya, hindi nating ma-pull out pag after na. Okay? So, ganito sa 5-5,
Walang marker yan. From 1 foot, 2 feet, 3 feet, 4 feet, walang marker, makita nyo. Yan lang. Compact soil. Lupa. Okay? After that, may makita tayong marker sa ilalim. Ay, sukat. Dito sa top. Okay? 5 feet na to. Yan. Okay. Ay, ganun lang. Yan. 5. So, eroded na portion. Eroded ng konti. Yan. Dito ang 5. Eroded portion na to kasi flat din. May sapa. Yan. Lumabas yung 5 feet ang bato. Okay, 5 feet mo yan doon sa ilan. Okay. Yung bato na yan. Okay. Ganito lang yan. Linisin mo yung kanto yan. Lagi isang bato pa yan. Pero marami yan sa paligid. Okay? Kung titingnan mo, ang lupa dito, plain ground. Ibig sabihin, walang mga bato sa paligid na makita. Ito lang nakikita natin ang alignment ng mga bato. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na bato lang. So, ibig sabihin, ang mga bato na mamaliit, wala na sa taas. Nandito na sa ilalim, ginawang backfilling. So, makita natin, may bato yan. Courting letter C. Kita yan. Yan. Nag-courting letter C, ang dulo. Ayan. Ibig sabihin yan, letter C yan. Portal entrance. Okay? So, yan ang unang bato na lumabas sa 5 feet. Nasakto dito sa 5 inches. Dig site. Given. So, 5 inches converted natin sa feet, 5 feet under, lalabas yung bato. Yan. Liter si yan, ang dulo. Diba? Yan. Okay. Yan na, sa remapping. Nakuha na natin dahil proper procedure tayo sa scientific method, then alam natin engineering layout kasi may mapa dito eh. Hindi tayo pagpatakag remap kasi may mapa, maulawan tabay. Dapat sakto ato yung remap. Actually, yung mapa na remap na namin, dalawang biglo doon. No? Isang square type, isang rectangular type. Malaki. 3x5, saka 2x2 yun. Okay. So, alam na tropa natin yan. Kaya, ayan yan, pagkita natin. Another part to. Tanaw lang ka do. Pakita sa buzzer, bro. Pakita sa buzzer. Sa buzzer, bro. Mapa. Alam nyo, nahukay yan, 2 feet. May kasama pa yung mamita sa kakutsara at saka mga gamit ng hapon. Naka-leather yan, tila yan. Para sa amin na lang yun. Ganon kami kasikretive, no? Kaya sinasabi ko, gusto makita ng item na tunay, meron ako papakita. Pero pag makita lang. Pero awayin nyo ako, paunahan lang tayo, baka ilibing ko kayo dito sa hukay. No? So, ganito sa yung mga, ano kayong buzzer kayo, no? Okay. So, ganon na. Hindi ako mo sa mga tao eh. Mabait ako sa lahat ng mga mabait. Pero yung sa mga ano, sorry na lang. Wala akong time sa inyo, mga unggoy na buzzer. Okay. So, ganito ang dig site natin. Yung itong bagong tropa natin dito. No. Nag-study muna sila sa proper procedure bago ng ano, operation. Kaya sumapo lang mga hukay nila. Saka pinapakita ko ngayon ang proper procedure sa pag-hukay. Ganito. 5x5. Then, marker to marker. No. Kasi pag decoder ka na tinuruan ng Japanese o Korean mentor mo, alam mo paano magdecode. Ang iba eh, gagamit na lang ng gadget eh, walang explanation. Hindi mo ma-explain bakit may marker na ganito. Bato lang yan, bato, di ba? Ulitin ko, talagang bato yan. No? Hindi gumagamit ang mga Japanese ng baka na marker o kabayo. Kasi pag ginawang marker mo, tatakbo yan. Tapos ilang taon na, after World War II, naku, patay na yan ang marker mo. Ha? Huwag kayong bubo. Bubo nun yung ano. Bato talaga ang gagamitin nila. Bato na naka-fix yan. Kaya yung magpa-remap na isang bato lang, wag. Dapat kunin ang layout. Ito alignment, ha? North-south alignment, perfect. No? There's a person standing here, no? Person yan eh, kanji na person yan. He's standing here, looking to that, kuhan, to that turtle. Ang turtle naman, looking here. So back-to-back ang ano, given. So alignment. So dito sa sapol. Kaya nakita natin bato yan sa alignment. 5 feet, dahil given dun. No? Ma-explain ko yan. So talaga walang marker, 1 foot to 4 feet, ilalabas na sa 5 feet kasi given. Yan ang explanation. Okay? After that, pag hukay natin, may mga bato pa yan dyan sa ilalim. So, dyan na ang proper operation. Kailangan tayo ng chin block or breaker, jackhammer, drill, then submersible pump, kung may tubig, kung abot sa tubig. No? Kung may poison, may alam din tayo dyan. Okay. So, yun ang proper. Yan, remapping na.
dentist dig, pinapakita namin. At least makatulong ako, no? Hindi ako nagyabang, wala akong pinagyabang kasi simple lang ang tao. Pero guwapo. Ako na joke. Okay? Simple lang tayo, no? Wala tayong ipagyabang eh, kasi mamatay din tayo eh. Maging kalabira din tayo, maging skeleton tayo. Wala tayong madala. Saan tayo pupunta? Lahat na kayaman natin iiwan yan. So dapat sa habang buhay pa tayo, magtulungan tayo. Hindi tayo pa rin ang mga Pinoy na mayroong crab mentality. Yung mga utak na lang ka. Na, andyan na, mataas na ang YouTube mo. Sisiraan ka ba? Pambira, i-living ko yung sukay ba? Okay? So dapat, magtulungan tayo kasi pareho tayong Pinoy. Baguhin natin ang concept ng mga mind natin. Walang magaling sa decoding, walang magaling. Kasi hindi tayo ang nagbaon. Pero pag given na yung mga markers, may alam tayo dyan. No? Hindi tayo nagyabang, pero may alam tayo talaga. Kaya yung knowledge mo, given by God to you, through persons na nagturo sa'yo, i-share mo naman. No? The more you give, the more you share, the more the blessings, no? You will receive. Okay? Ganun lang kasimple. Huwag nang magsiraan. No? Huwag nang magsiraan. Yun lang. Kaya I'm very happy dito sa site na to. Team Turo. Turo talaga eh. Okay. Okay, yun na, remapping ba din sa, ulitin ko. May jack hammer pa yun, no? Pakita mo yung jack hammer. Oops, yan. Yan ang jack hammer. Sa trench, kasi matigas sa lupa eh. Ginamitan namin jack hammer. So advantage talaga ba din pag may kuryente sa site. Pag wala, gagamit pa kasi ng generator eh. Okay? So ang mangyari ngayon, gagamit tayo ng detector. Okay. Kaya na. Okay, na-remap na, may deep sight na, detector. Okay. Muna, Japanese one. Okay, ang gamit ng Japanese one, mayroon pa dyan nag-bas sa akin eh. Alam din yung saan galing to. Hindi niya alam eh. Kasi galing to kay Otol Chester. Yung Ricky na yan, unggoy yan. Under the saya yan. Hindi to galing sa iba. May Jap one ako dati, pero ito galing kay Otol Chester nagminito. Hindi niya nahula. Okay. Carbonated to. Kamay bala, 15 grams, okay. Ito ni mo, bro? Oo. Ganun kasi simple yan eh. Ano? May aura. Check natin. Sabihin naman nila, ginalaw ko yan. Sabihin nila. Hindi pa nila subukan. Tingin mo, bro? Grab. Sintro siya, no? Bala yung baset. Maglaway na sila, bro. Mamatay sila sa inggit. yan sa ano, vertical. Palit lang na item eh. Yung center point yan. So, ibig sabihin yung bato na yan, center spot dito sa gilid niya is important. Magamit natin kayo, bro. First time niya eh. Bro. Kita ko. Hindi lang ako gumagamit. May iba pa. Okay. Kiwi, bro. Kiwi. Pakyo, bro. Pakyo, sa bro. Hindi nyo alam saan galing to, ha? Kala nyo. Oh. Diba? Mas malakas pa nga sa kanya eh. Ninay. Ganon. Turog yun ba? Tingnan nyo ha. Hindi, lahat ng mapuntahan ko, hindi lang ako gagamit. Tinitrain ko pa yung pinupuntahan ko para sila mismo gumamit. Sila mismo maka-experience na hindi natin ginalaw yan. Kailangan lang niya na kinetic energy, pero ang galaw niya, mag-rotate talaga yan dyan eh. No? Pag sa labas, papunta doon, di ba? Very simple. May explanation yan. Kaya pag magtaka kayo, bakit yung mga scanner lihis, yun lang problema nyo. Hindi kayo nag-research eh. Dito pang center point nyo dyan. Diba? Sentro, okay. Hindi lang ito eh. Actually, kung magamit din kami ng scanner, pero no need na. Mahal ang kihit nun eh. 50,000, 100,000, 200,000. Tapos, tutulong ka, yun ang pahingin mo, 50,000, pambira eh. Okay lang, unti lang. Ang bayad lang ng ano, tropa. Okay, ito pa. Kayo Tol Kimso, ito yung tinatawag na aura sensor. Yan. Detachable to siya. Yan. Pabalangan dito ng ball dito. Yan. Ano yan? Pag mga sintro ka, yan. Ikot yan. Ba? Pag mag-siding naman ka, pag magagamit ka nito, huwag kang magdala ng cellphone ha, sa bulsa. Kasi ang cellphone may gold yan. Mga attract siya. So, ganun lang oh. Pag mag-siding siya, makukuha niya yung siding eh. Yan. So hanggang dyan lang siya. Ayan. So dito ka naman, kukuha yan. Patas natin yan. Okay? Hanggang makuha mong sentro niya. Yan. Yan. Just iikot. Okay? Alam nyo ba na hindi kami magamit nito agad eh. Nire-remap muna namin bago ginagamit ang items.
So lahat na, ang gadget, lahat ng gadget, pang confirmation. Mayroon pang gadget dito si Kone. Sa tropa natin dito, no? Team Turo. Oh, sa Team Turo to. Alam nyo, pag sakto lang templa, may bala to na gold. No? Ito din. Sentro. Ba? Ganun kasimple balis, di ba? Kaya sabi ko, kahit anong gadget, pwede. Basta alam nyo, ha, ang kapasidad. I-test nyo. Kung gusto nyo na makapin po siya, magbaon kayo ng gold, kahit 3 feet lang. I-detect pag makadetect siya. Tapos, pag makadetect, okay, good. After that, second move mo, huwag magtapulan. Dapat gamitin natin scientific method. Kukuha ka ng gold, balutin mo ng rubber, yung interior ng ligid, gulong. Then, ibalot mo ng electrical tape. Ibaon mo naman ng 3 feet. Gamitin mo ulit. Pag didetect siya, okay. Pag hindi didetect, itapon mo ng detector mo. No? Ipascrap mo na yan. Walang silbi yan. Totoo yan, ha? Yan ang field test, ha? Diba? O, yan, ha? Napakasimpleng gamit ito. So ito aura sensor. Pareha pa rin 'yan. Pag ano ka, masintro mo 'yan, 'yan. Okay? So pag walang load, ano siya? Kabilaan pa kayo. Maghanap 'yan siya, ha? Gusto niya talaga, ha? Binalaw ko ba 'yan? Hindi na ba kayo? Idol natin dito. Okay? So, 'di ba? Gagamitin na natin. Napakasimple. Explain ko maigi kasi paminsan-minsan lang to. Tamad ako mag-vlog eh. Hindi ako vlogger na ano, para magpayaman sa YouTube. Nagba-vlog ako para makatulong. Kasi kung vlogger talaga, kada araw ako mag-vlog ba? Para 1 million views. Tapos maglagay pa ng ginto na ikaw yung nagbaon. Pigi pa. Galing sa Lazada, galing sa Shopee. Pabira naman. Okay. Aura meter, no? Kaya tulkin siyo, takida. Yan. Yan pa rin paggamit niya, kanto dito. Yan. Kita nyo, very clear yan, ha? Diretso ko na lang to, para ma-ano na, ma-itigyan. Okay? So, ibig sabihin, pag dito ako, tuturo siya doon, ibig sabihin, walang disturbance, doon talaga ang load. Pag nasentro yan siya, yan. Ipot din siya. Pag ganito ang paggamit mo, ganun, sa siding ka, yan. Doon siya tutumba, yan. Ganun. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo po nakita yung sentro. Dito naman, gano'n. Pag masintro mo siya, yan. Tatantad yan. May movement pa yan sa naiikot dyan. Or tatantad. Ganun mo lang. Tantad siya, di ba? Ginalaw ko ba? Hindi ginalaw yan. May spring yan. Galaw na yan. O, no? Dito sa gilid yan. Yan. Yan, di ba? Laro. Yan ang paggamit ng mga gadget bodies. Pang-confirmation ng item. No? Na talaga ano tayo. Then marker. Remapping base tayo. Kasi yung turo ng JICA. Este, yung mga mentor natin, ano? Japanese saka Korean. So yun. Di ba? So lahat ng marker may meaning. Hindi natin yan anuhin, ha? So ito, nakikita ang marker. Naintindihan ng mga tropa natin ito. Nga, ganyan pala mag-rem. Saka, tinuturuan ko pa sila. No? Baka may area sila matulungan. So, ayun, sinishare ko nalang, di ba? Hindi tayo dalo. Oh, isang tawag yung dalo. Hindi tayo greedy. Okay. So, yun lang, Madis. Sana... Ayun, kalimot sa helmet sa... Ay, yung helmet na hapon pala. Nakuhaan sa'yo. Oh, may helmet na hapon dito, oh. Ha? Kala nyo wala, yan, oh. Joke! Akala nyo totoo, ah. Pero meron talaga helmet. Hindi na namin pinakita confidential yun, saka yung mapa. Ito, joke lang to. Helmet talaga. Kaldero to. Okay. Okay. Salamat din. Salamat sa Team Turo. Then hopefully sa mga subscriber natin, saka mga viewers, may natutunan kayo. Then sa lahat ng mga tropa ko from Luzon, kay Architect Cheetah, sa lahat Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kumpare ko. Hindi ko naman mention lahat. Basta mahal ko kayo lahat. Then patuloy tayo sa pagtulong ng mga kapwa natin explorer. Yun lang. Kasi kung marami tayong natutulungan, marami din blessings from galing kay Lord na ibigay sa atin. Then happy ang life natin. Hindi tayong mamatay sa inggit tulad ng mga bashers na unggoy, di ba? Kami maligaya kami. The more kayo magbasa amin, the more kami ma-happy. Yeah, patuloy lang 'yan. Ay, dalangin na yung pagpalain kayo ni Lord. Okay. So, once again, buddies, this is Chris Sniper from Bansalan, no? From Bansalan.
Davao del Sur. Ilang beses na, mga tatlong beses na naka-ano dito. Okay. So, saying it's sleep and explore, then Bansay Team Turo! Bansay! Bansay! Okay. Good luck!